Hi guys, gandang araw, nandito naman yung nani nyo, si Nani Jin, magluluto na naman. Today, magluluto ako ng macaron na bechamel. Dito, pangalan nila macaron bechamel. At ang ingredients natin guys is this one. Isang buong onion, sibuyas, at saka isang seeds lang ng bawang. Ito siya guys. At saka isang kamatis. Tapos, magpakulo ka ng makarona. Isang plastic, isang pack na makarona. Pakuluan mo yon hanggang maluto at saka steam mo. Andito na guys, napakuluan ko na. Tapos na siya. I-ano ko na lang mamaya. At saka, mincemeat. Mincemeat sa Tagalog, giniling na karni. Tapos sa Arabic, laham mapurum. Dito kasi dito yung, ganito kasi yung brand ng laham mapurum nila dito guys. Mincemeat. Dinipros ko na yan kaya nagkaganyan. Tapos, igigisa na natin yan siya. Mag-start na tayo. Na natin. Lagyan natin ng kunting mantika guys, olive oil. Yan, kunti lang kasi diet yung amo ko eh. Kunti lang ilalagay natin. Tapos i-spread natin yung olive oil yung ginamit ko guys kasi diet. Tapos dito kasi, ilalagay yung una yung sibuyas. Ayan, ilalagay na natin. Tapos, i-mix natin hanggang mag-brown siya kunti. Okay. Ngayon guys, medyo nag-brown siya kunti, ilalagay na natin yung bawang. Brown na din yung bawang kunti guys. Ilalagay na naman natin yung kamatis. Maghintay tayo hanggang maluto kunti yung kamatis guys. Ilalagay natin yung kanin, yung mincemeat, yung kanin giniling. Ngayon guys, luto na kunti yung kamatis, lalagay na naman natin yung mincemeat. Yung mincemeat guys, nasa inyo kung hugasan nyo ito. Pag hugasan nyo kasi ito guys, maliit-liit kunti, wala nang matira. Kasi malinis naman ito pagbili, tapos hinugasan na bago giniling siya guys. Ayan. Ano na natin? Ayan. Mix natin. Ano? Spread natin na maliit-liit. Hanggang siya ay ma. Ayan. Okay na siya guys. Lagyan na natin ang mga seasoning. Una natin ilalagay black pepper. Hindi na ako magamit ng spoon guys. Basta yan, tansa na lang yung sa akin yung hula-hula ba. Estimate. Estimate. Lagyan natin ng kunti. Yan. Ganon. Sunod, paprika. Yan guys, kunti lang.
Sunod, lalagyan ko ng coriander. Kunti lang guys, kunti lang para may amoy lang siya. At saka, cumin. Cumin to siya guys. Kunti lang. Mabango itong cumin guys, may amoy siya. Mabango yun ang niluto. Yan, haluin natin guys. Haluin. Haluin ang haluin. Tapos ngayon, lalagyan natin ng asin. Asin. Kunti lang din. Yan. Na hindi maalat masyado. Yan na yung asin. Ito pa yung kape ko. Ay, natakpan. Ito pa yung camera ko. Yan, inox na natin. Hintayin natin guys na maluto siya at saka magtuyo. Tapos lalagyan na naman natin ng tomato paste. Para magpula-pula siya kunti. Wait natin na maluto siya. Ngayon guys, lalagyan natin ng tomato paste. Yung ganito lang karami siya guys. Yung magpula lang siya. Tapos kunting lasa, may lasa. Ayan na guys. I-mix natin ang i-mix hanggang mag-absorb yung lasa ng tomato paste. Ayan, pula na siya guys. O, pula na siya. Hintayin natin. At tikman nyo guys kung tama lang ba yung asin o kailangan ba dagdagan. Kasi kung matabang, dagdagan nyo ng kunti para maging normal na yung lasa niya. Hindi maalat, hindi matabang. Ayan na guys. Guys, luto na yung karni. Giniling na karni. Luto na siya. Ready na siya. Ilagay doon. Ilalagay na natin. Now guys, ilalagay na natin dito sa Pyrex yung makaruna. Ganito naman siya guys. Ano na natin? Spread. Spread mo siya. Hindi marami guys kasi dalawahin natin to. Tapos, spread siya. Ganyan. Spread. Spread. Yan, ganyan lang siya karami guys. Spread mo, i-file mo. Tapos, ilalagay natin itong karni na niluto natin. Ilagay natin sa gitna. Yan. Tsaka, spread natin na malagyan lahat yung makaruna. Yan guys. Spread. 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 Ayan na. Na-spread na siya guys. Ngayon, lalagyan na naman natin ang makaruna sa ibabaw. Kunti lang yung inano ko guys. Ginamit na Pyrex kasi dalawa lang naman yung kakain nito ang amo ko at saka yung anak niya. Saka ganyan-ganyan yun.
gagawa na naman tayo ng sauce. Sauce nito na ilagay sa ibabaw. May tira siya, guys. I-keep ko na lang sa refrigerator kasi mamaya kakainin ng alaga ko. Lagyan ng yogurt. Yan na. Ngayon, magluluto na naman tayo ng sauce nito, guys. Ngayon, guys, gagawa tayo ng sauce ng macarona. Ang ingredients niya, guys, butter. Ganito lang kalaki yung butter. Tapos, i-melt natin. Hanggang mag-melt siya. Nag-melt na yung butter, guys. Lagyan natin ng sa flour. 2½ spoon flour. Tapos, i-mix natin, guys. Mix natin na absorb yung butter. Lagyan na natin ng tubig. Yung tubig na warm lang siya, guys. Warm water. Hanggang lang. Tapos, i-mix natin na mag-melt yung butter at saka flour na nilagay ko. Mag-melt na siya, guys. Lagyan na natin ng i-melt muna natin kasi may konti pa eh. Hindi pa na may melt. Lahat. Lagyan na natin ng milk powder. Milk powder. Ito yung milk powder nila dito, guys. Yan. 1, 2, 3, 4. Kasi medyo marami kunti yung tubig. 5 spoon milk powder. Tapos, half na cubes, Maggi cubes, half siya. Tapos, lagyan natin ng kunting black pepper. I-mix natin hanggang mag-sticky siya, guys. Tikman kung tama ba yung timpla ng asin. Dagdagan kung matabang at saka hintayin natin siya mag-sticky, guys. Tapos, ihalo natin doon sa makaruna. Kaya tinawag itong makaruna bechamel kasi ito yung sauce niya, guys. Hi, guys! Dito na yung sauce. Luto na siya, guys. Sticky na. Look, guys. Ito ang sauce niya. Ilalagay na natin. Ganito. Ilalagay natin sa taas. I-spread natin lahat ng malagyan. Ganun lang siya, guys. Ganun lang. Ayan. Ikot-ikot natin para malagyan lahat. Lahat ng part na. Ayan, guys. Parang marami siya kunti, guys. May sobra. I-open natin yung loob para mag-absorb doon sa baba. Ayan. Pa-absorb natin. Tapos dito sa gilid. Ayan. Para ma-absorb niya. Dito sa kabila. Para mapunta siya sa baba, guys. Ayan. Ayan na, guys.
Tapos, ilalagay natin yung tira. Para maging masarap, malasa siya. Yan na. Yan na. Ubus na siya lahat. I-spread natin na mapantay yung sauce. Ayan. Spread natin. Ayan. Nandiyan na siya, guys. Napunta na sa baba yung sauce. Ayan. Ayan. Ayan na, guys. Ngayon, tapos na siya. Ilalagay na natin sa oven. Ilalagay natin ng 30 minutes. Hintayin natin na maluto. Magkulo lang siya konti, guys. Pakuloan lang ng konti. Tapos, patayin na sa baba. At saka, ilagay na yung apoy sa taas para mag-brown siya, guys. Sige, wait na natin. Ilalagay na natin. I-wait natin ng 30 minutes, guys. We will see the result. Guys, ito na. Naluto na yung ano natin, yung macaron na bechamel. Ito na siya, guys. Look. Ayan na, guys. Luto na siya. 30 minutes lang. Tapos, ilagay na yung ano sa taas. Ayan na yung resulta. Luto na siya, guys. Ayan na. Ready to eat na siya. Ganun lang siya kadali, guys. Kung gusto nyo magluto, gayahin nyo lang yung video ko. At saka susundin nyo lang din yung mga ingredients para maging tama yung timpla. Ito na naman si Nani Jean. Thank you for watching my channel. Kung sino po yung hindi nakasubscribe, just click the subscribe. At yung tapos na, salamat sa inyo. Panoorin nyo itong video ko. Bye. Thank you.